Good morning po sa inyong lahat. Muli po tayong nagbabalik si Pastor Randy Balangkit sa Randy Pal TV. Ano, muli po tayong mag-aaral sa ating pong series studies patungkol sa tinatawag sino ba ang ating Panginoong Hesukristo o sino ba ang Panginoong Hesus. Ano? So sa umaga pong ito ay atin pong pag-uusapan ang tinatawag, yung tinatawag deity po ng Panginoon. Ano? Yung kanyang tinatawag attributes, yung kanyang tinatawag deity sa Biblia, patungkol sa tinatawag pagka-Diyos po ng ating Panginoong Hesukristo. According po sa Hebrews chapter 1 verse 8 ay atin pong mababasa dito, ay sinasabi po rito Hebrews chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang nagsasalita po dito ay ang ama, At ang sabi niya ay, ang sabi dito ay, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang ama ang nagsasalita, nang sabi niya ay, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungang iyong mahal sa masasamay na mumuhi, kanya naman ang inyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas at ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Sa verse 13, kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano nga ang anghel? Kung ganun, sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinog upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So dito po ay sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay pinapatunayan po ng mga salita ng Diyos na kung saan yung tinatawag confirmation ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia sa Hebrews chapter 1 beginning verse 8 hanggang sa 14 ay mababasa po natin dito na kung saan mismong ang Ama ay siya po ay nagsalita na kung saan ang iyong trono o Diyos ay sinasabi niya magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan. So makikita po natin dito na kung saan ay mismong ang Ama ang nagsasalita at kanya pong kinoconfirm na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay tunay nga na kung saan siya ay Diyos. Ang sabi niya ay, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan. Hindi lamang po ito ay kinonfirm ng Ama ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, maging si Apostol Pablo sa Roma chapter 9 verse 5 ay atin pong mababasa na kung saan ito po ay kinonfirm din ni Apostol Pablo sa Roma chapter 9 verse 5 ay atin pong mababasa nang sabi ni Apostol Pablo, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanilang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. So, binabanggit pa dito ni Apostol Pablo na sabi dito sa kanila rin nagmula ang mga patriarka tungkol sa kanilang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos, si Kristo na yung kataas-taasang Diyos, ay purihin magpakailanman. Amen. So atin pong makikita dito na kung saan ay hindi lamang yung Ama ang nag-confirm ng Panginoong Hesukristo ay siya po ay Diyos, maging sa Apostol Pablo, sa atin pong binasang talata ay kanya pong kinonfirm na ang Panginoong Hesukristo ay siya po yung tinatawag dakilang Diyos. Ito din po ay kinonfirm ni Juan, ni Apostol Juan sa ginatawag John chapter 20 verse 28. So atin pong mababasa dito sa John chapter 20
verse 28. Ito pa yung mga confirmation na kung saan ay sinasabi po una ng Ama, ng Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos ang iyong trono o Diyos. Ano? So, kinikilala, nire-recognize ng Ama, ang kanyang anak na kung saan ang kanyang trono ay magpakailanman at ang kanyang Ama, ang kanyang anak ay Diyos. Ano? Ito din pa i-confirm ni Apostle Pablo sa Roma chapter 9 verse 5 na ang Panginoong Jesucristo siya po ay Diyos. At maging si Apostle Juan sa John chapter 20 verse 28, atin pong mababasa rito. Ito po yung panahon na kung saan ang Panginoong Jesucristo siya po ay nabuhay na mag-uli. At siya po ay nagpakita doon sa kanyang mga alagad. Pero sinabihan po nila si Tomas na kung saan ay buhay ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya maniwala. At ang sabi niya, maliban na kung saan ay maipasok ko yung daliri sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala na nabuhay na mag-uli ang Panginoon. At ito yung time na kung saan sa John chapter 20 verse 28, nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo, nakapinid yung mga pintuan dahil takot na takot sila doon sa mga tinatawag mga Romano, ay alam nyo, biglang pumasok ang Panginoong Jesucristo. Ano? At ang sabi ng Panginoon sa John chapter sabi dito John chapter 20 verse 28, ano? Sabi ng Panginoon, beginning verse 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas, nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ano? So, hindi lamang yung Ama ang nag-confirm na ang Panginoong Jesucristo ay siya po ay Diyos. Maging sa Apostol Pablo, kanya pong kinonfirm na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. At maging si Tomas ay kanya pong sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito po yung mga attributes ng Panginoong Jesucristo na nagpapakita na kung saan siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Una, ay lahat po ng tinatawag kapangyarihan ay nasa kanya. Sa Matthew chapter 28 verse 18, lahat po ng tinatawag kapangyarihan ay nasa kanya. Ano? Lahat ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa, maging doon sa langit, ay nasa kanya. Ano? Sabi ng Matthew or Mateo chapter 28 verse 18 ay atin pong mababasa rito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ano? Ito po yung time na kung saan ang Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit. Ano? Ang kanyang tinatawag ascension ay sinabi po niya doon sa kanyang mga alagad at kanya pong tinipon yung kanyang mga alagad. At ito po yung kanyang sinabi, Matthew chapter 28 verse 18. Ano? Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano? Dito, sinasabi ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan na nasa langit at nasa lupa ay binigay na sa akin. Ano? So, yung lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa at lahat ng tinatawag kapangyarihan ay naibigay sa Panginoong Jesucristo. Ano? So, ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya. Kasi ito ay nagpapakilala na doon sa attributes ng Panginoon na kung saan siya po ay Diyos. Makapangyarihang Diyos sa langit at sa lupa. Colossians chapter 1 verse 15, atin din pong mababasa. Noong sinasabi dito, Colossians chapter 1 verse 15, ito po ay patungkol sa tinatawag kapangyarihan ng Diyos sa pagiging makapangyarihan niya. So, pag ikaw ay Diyos, dapat makapangyarihan ka. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung lahat daw ng kapangyarihan sa langit
at sa lupa ay naibigay sa kanya, ibinigay sa kanya ano ng Ama. Colossians chapter 1 verse 15, atin pong mababasa rin dito ano ay yung tinatawag attributes ng Panginoong Jesucristo ano na nagpapakita na kung saan siya po ay hindi lamang po nagpakatao pero at the same time siya po ay Diyos dahil siya po ay makapangyarihan ano at lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa sinabi ng Matthew chapter 20 verse 18 ay naibigay po sa kanya ng Ama. Colossians chapter 1 verse 15 sinasabi dito si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siyang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siyang pasimula, siyang panganay, na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat pinarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay pagkasundo sa kanya, nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa cross. So sabi rito, yung lahat daw ng kalikasan ng Ama ay nasa kay Kristo. Ano? So, Pilipos chapter 2 verse 8 and 9, atin din pong mababasa, Pilipos kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9 ay sabi rito, beginning verse 5, Pilipos chapter 2 verse 5 rather, ano? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad kay Kristo Jesus, na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, na kahit daw niya taglay, kahit taglay doon niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nang pakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at pagpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano? So, dito makikita pa natin na kung saan yung kalikasan ng pagka-Diyos na nasa kanya ay hindi niya ipinagpilitan sa halip ay kanyang binitawan, sa ibang translation, kanya pong hinubad, yung deity na yun, ano? Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya ay maging tao ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan doon sa cross. So dito makikita po natin na yung lahat ng kapangyarihan na nasa kanya, yung kalikasan ng pagiging Diyos ay nasa kanya, binitiwan niya upang magkatawang tao, mamuhay na isang alipin at magpakatao upang kanyang ganapin, kanyang tupdin yung tinatawag the plan of salvation na kung saan siya po ay mamatay para sa kaligtasan, ikaliligtas sa mga tao ay kanya pong ginanap at kaya nga sinasabi po rito na kung saan ay dahil dito ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan sa ngayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. So, ang Panginoon ay hindi lamang lahat po ng kapangyarihan ay nasa kanya, pero pinapatunayan po na kung saan ang kanyang kapangyarihan ay maging sa tinatawag kalikasan ay meron po siyang kapangyarihan na kung saan ay patigilin yung hangin, ano, patigilin yung tinatawag mga alon, patigilin ang bagyo, meron po siyang control sa panahon, ano? Sinasabi po ng Bible na kahit yung tubig ay kaya niyang gawing alak, ano. So yun po yung mga tinatawag mga miracle na ginawa ng Panginoon, nagpapakita na kung saan siya po ay merong kapangyarihan
over nature, ano? At meron din siyang kapangyarihan upang magbuhay ng patay, ano? Meron pong mga instances sa Bible, ano? Magsasabi pa ako ng mga passages sa Northern sa Mark chapter 5 verse 22, yung pagbuhay po ng Diyos sa anak ni Jairo, ano? Sa Luke chapter 7 verse 11 to 15, yung pagbuhay ng anak doon sa tinatawag Balo. At of course sa John chapter 11, yung pagbuhay ng Panginoon doon sa kanyang kaibigan, ano, na mga kapatid, ano, ni Maria at ni Martha, walang iba kundi si Lazarus sa John chapter 11, na kung saan ay yun po yung panahon na kung saan ay tumangis ang ating Panginoong Jesucristo. So, meron po siyang kapangyarihan over nature, kapangyarihan sa kalikasan, meron po siyang kapangyarihan na bumuhay ng mga patay, at ito po yung pinakamatindi. Meron po siyang kapangyarihan na pagalingin ang lahat ng klase ng karamdaman. Ano? So, mababasa po natin sa Bible na lahat po ng mga may sakit sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang earthly ministry ay kanya pong pinagaling lahat ng uri ng karamdaman. Wala po ni isa sa Bible na mababasa po natin na lumapit sa Panginoon na kung saan kanya pong tinanggihan at hindi pinagaling. Ano, na kahit yung matitindi pong mga karamdaman ay kanya pong pinagaling. And of course, ang Bible po ay, ang Biblia po ay nagsasabi na ang kanyang kalagayan ay mula pa sa tinatawag umpisa. Ano? So sabi ng Panginoon, bago pa si Abraham ay, sabi niya, bago pa si Abraham ay nandun ako, sabi niya. Hindi siya nagbabago, siya po yung tinatawag Alpha and Omega. Ano? Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 8, sabi ng Panginoon, I am the same yesterday, today, and forever. Ano? Ako noon, ako ngayon, at ako magpakailanman. Kasi nga, yung attributes sa'yo ay nagpapakilala o nagpapakita na kung saan ang Diyos, ang Panginoon ay siya po ay Diyos. Pag ikaw ay Diyos, dapat ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw doon sa tinatawag future. Yung past, present, and future ay nasa iyo yun. Kasama yun sa tinatawag attributes. Hindi lang meron kang kapangyarihan over nature, meron kang kapangyarihan sa tinatawag lahat ng klase ng karamdaman, kapangyarihan bumuhay ng mga patay, ay kasama din doon sa tinatawag attributes yung tinatawag hindi niya pagbabago, yung kanyang kalagayan na mula pa sa umpisa, ano, sinasabi niya, I am the same yesterday, today, and forever. Ano? So, yun po yung mga tinatawag attributes na makikita po natin, ano, sa ating pag-aaral na kung saan ay nagpapakita ng Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos na buhay, siya po ang anak ng Diyos na buhay, siya po ay nagkatawang tao, siya po yung ikalawang persona ng Diyos na kung saan ay hindi po mapapasubalian, ano, na sinasabi ng Biblia na kung saan siya po ay Diyos. So I hope na meron po tayong na-coop up sa ating pag-aaral, ano, sa tinatawag part 2 po ng ating pag-aaral patungkol sa tinatawag deity ng ating Panginoong Jesucristo at yung kanyang tinatawag mga attributes. I hope na meron po tayong na-coop up. At kung meron po kayong mga questions, ano, sa ating pag-aaral, ay malaya po kayong mag-ask sa akin, ano, magtanong sa akin sa pamamagitan ng chat doon sa ating tinatawag chat box, or mag-comment kayo kung meron kayong mga katanungan patungkol sa topic natin, and I am very much willing na akin pong sasagutin ang lahat ng mga katanungan pertaining po sa topic natin. So I hope na naging makabuluhan pong ating pag-aaral, at sa pamamagitan po ng pag-aaral natin, ito ay nagiging clear at maliwanag sa atin ang pananampalataya natin ng Panginoong Jesucristo, at siya po ang tinatawag pangalawang persona ng tinatawag Godhead, ano, at siya po ay hindi po natin mapapasubalian sa pamamagitan ng sinasabi ng salita ng Biblia ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay tunay na Diyos. Siya po ang anak ng Diyos na buhay